Alright, so magandang gabi mga boss. Today ay lalagyan natin ng LED strips or LED lights yung ating helmet. So binili ko to sa Shopee. Sa mga gustong mag-install, ilalagay ko po yung description box, yung link sa description box ng ating video para po dun sa mga gustong mag-order. So kailangan po natin ng AA na battery. Then kailangan din po natin ng double-sided na tape. Ito po yung 3M. So makakabili po tayo nito sa mga auto supply. Meron po nito. So sa mga bago pa lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Kailangan din po natin nito mga Canon Pro. Kahit ano pong bagay, basta po ganyan po yung kanyang style. Ayan po kasi rubber. Mas okay po kung plastic para po medyo matibay-tibay siya. Kasi po dyan natin isasabit yung ating device. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. So ito na po yung ating LED strips. So tinanggal ko na po siya sa plastic. Ayan po. So check po muna natin yung nakalagay na sticker sa kanya. Ayan po. 3M din po yung nakalagay na double-sided tape. So hindi na po masama kasi po medyo magandang klase na po yun. Then ito po yung mga ibang kasama ng ating LED. So meron pong extension na cord. Tapos ito po yung pinaka cord po niya. Ayan po yun, yung ilalagay natin mamaya dito sa device. At syempre ito po yung device natin. Ayan. So pag binuksan nyo po yan, dito po ilalagay yung mga battery natin. So wala pong kasamang battery to kapag in-order nyo. Kayo po ang magpo-provide. Yan, double A po, madali naman po siyang hanapin. Then meron din pong kasamang sticker na ganito po, square. So hindi na po natin yan nagagamit. Kasi po, bumili na po tayo ng 3M na tape na double-sided na sticker. Then, ito po yung ating LED. Yan po. So, ang gagawin po natin dito is hahanapan po natin yan ng mas magandang pwesto sa helmet natin. Kung saan po tayo komportable, kung saan po tayo na aastigan at nagagandahan, doon po natin ikakabit. Yan po, katulad po ng ginagawa ko, sinusukat ko po kung saan ko siya ipipesto. Ayan, so discarte nyo na po yan, pwede pong paganto, pwede rin pong paganyan. Bahala na po kayo dyan kung ano pong gusto nyong style. So kayo po ang ano nyan, magdi-design mag kung saan po kayo nagagandahan. Ayan. So para sa akin ganito na lang siguro, para simple lang, diba? Simple is beauty. So nakapag-decide na ako ng style na gagawin ko, kaya yan, tinanggal ko na yung tape. Ayung tape, tuloy yung sticker. So ididikit ko na to. Okay, papakita ko sa inyo paano ko to ididikit. Ayan. So sukat na sukat ko to. So dapat sigurado na kayo kasi wala na tong atrasan. Kapag dinikit nyo na yan, wala nang baklasan yan. Ayan. Op, kamali-mali pa ako. Pero tuloy lang. So dapat sipat na sipat nyo yan. Okay. Para hindi kayo magsisi. Tulad ng ginagawa ko, dahan-dahan lang kasi tinatantya ko. Kasi pag yan nadikit na, mahirap nang tanggalin yan. Kasi pag yan tinanggal nyo, mawawala na yung dikit niya talaga. Okay, so nadikit ko naman siya ng maayos. Kaya, ayan. Ano na natin siya. Dinikit ko na siya. So, syempre, yung kabila naman yung ikakabit natin. So, ayan. Hindi ko na napakita kung paano ko siya dinikit. So, basta, diniskartehan ko na lang kung paano. So, ginaya ko lang yung kabila. Parehas lang ng process yung ginawa natin. So kayo, diskarte nyo na po kung gagayain nyo po yung akin. Or may mas maganda kayong design. Then kunin natin to, yung ganitong klaseng bagay. Ito kasi, kabitan ng ano to eh, ng
mga relay, goma lang yan. So pag nakahanap ako ng plastic, papalitan ko ng mas maganda. Mas maganda kung plastic kasi mas matibay. Tsaka mas madikit. Ito kasi katagalan na ito, mawawala rin yung dikit ng ating 3M na ano, double-sided. Kaya mas maganda kung sa plastic siya. Basta ganyan design, pwede yan. Yung parang may butas siya. Kasi dyan natin isusukbit yung ating device para removable lang siya. So mas maganda kasi pag removable, pag umuulan, pwede natin tanggalin yung device natin. So paalala lang ha, bawal mabasa yung device. Pero yung LED na yan, tingin ko naman, waterproof naman yan. Yung device lang yung wag yung babasahin kasi may battery po yun. Electronics. So yan, tinanggal na natin yung sa tape natin, sa double-sided natin. So ready na natin siyang ikabit. So hahanapan nyo ng magandang pwesto. Ayan, pwedeng dyan, pwedeng dito, pwedeng sa ilalim. Baka discard nyo na po kung saan nyo po siya ipipwesto. Ayan. So kung saan nyo ipipwesto, syempre, doon nyo ididikit yung ating lagayan. So ako, dito na lang, nakapag-decide na ako, dito ko na siya ikakabit. Dito na lang natin siya ididikit. Ayan. Okay. So, idikit na natin siya dito. So, dapat sigurado kayo kung saan nyo ipipesto. Ah. Kasi, hindi na rin ito pwedeng tanggalin. Mawawala yung dikit. Okay, so ayan, dinidiin ko lang siya para dumikit siya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, dito natin siya ipipesto. Ayan, isasabit natin siyang ganyan. Okay? Doon natin siya isasabit sa kinabit natin. So, kunin natin yung device natin, tapos kakabitan natin to ng battery. Yung kaninang pinakita ko sa inyong battery. Yan, double A yan. Yan, ikakabit natin yung battery. So, mas maganda siguro kung rechargeable yung battery nyo. Para pag nalulobat, isi-charge nyo na lang siya. Hindi nyo na kayo bibili ng panibago. Yan. So, yan, ikakabit na natin siya. Ayan, ikakabit na natin yung device natin. Ayun. So, katulad ng sabi ko sa inyo, mas okay yan kung plastic. Yung sa akin kasi, rubber lang yan. Hindi masyadong madikit yung ating 3M. So, ganyan yung magiging itsura nyan. Para kang merong antena sa likod. Ayan. So, kunin natin yung mga cord natin na kasama. So, ito. Ayan. So, ikakabit na natin yan sa device natin. Yan. So, pag tatanggalin nyo yung device, tatanggalin nyo lang din to sa pagkakalagay. Okay, may lock lang po ito para matanggal nyo ulit. So, yan, ikakabit na natin yung mga cord natin. Yan, nakasakit lang po yan. Kaya madali po siyang tanggalin. So, yan. Ganyan po yung gagawin natin dyan. Koconnect po muna natin sila. So, yan. Nakonnect na natin siya. So, ito yung kasama pang extension. So, ito po. Kapag gusto nyo pong ilagay sa bag yung device, pwede po kayong gumamit ng extension. Pero tayo, hindi na natin gagamitin. So, lagyan lang muna natin to ng strap or cable tie para hindi siya magulo tignan. So, kahit pa paano, hindi siya buhol-buhol tignan. Maayos pa rin siya. Yan. So, tapos, syempre, guntingin natin yan para walang nakalawit. Hop. Yan. So, ito na yung ating LED para sa helmet natin. Sharing lang naman to guys. Para sa mga gustong maggaya or gustong gawin din. So hindi naman to ano. Vlog na vlog-vlogan lang. So for sharing lang para sa mga gusto rin.
So ito yung pindutan niya. Ayun o, umilaw na siya. Pero, but wait, there's more. Meron siyang 3 button. Tatlong beses mo siyang pipindutin. So yan yung una. So yung pangalawa, ito. Yan, blinker siya. So mabagal na blink. Yung pangatlo naman, ayan, mabilis na blink. So may 3 mode. Angas, di ba? May 3 siyang pagpipilian kung anong trip mo. Siguro pag nagbi-blink, malakas yun sa battery. Pag naka-stay lang, hindi yun masyadong malakas sa battery. Kasi pag nagbi-blink, gagana rin yung mga relay sa loob. So off natin yung ilaw para mas makita natin ng mas maganda. Ayan, para mas, kasi madilim, maganda makikita yung helmet mo. So para visible ka rin sa daanan. So ayan o, ang ganda guys o, diba? Mas maganda to kasi visible, kitang-kita ka sa daan. Okay, kitang-kita ka. Yung ulo mo, pansinin. So ayan o, ang ganda ng kulay na napili ko. So may pagpipilian pa kayo dun ibang kulay, kayo na lang bahala. Merong red, merong blue, merong... Yung white na wala eh. Ito para siyang light blue na may white eh. Ito yung kulay niya. So, ayan. Pinablink natin siya. Tapos, ito yung isa naman. Yung mabilis na blink. Diba? Angas. So, ayan. Nakita na natin siya. Ang ganda niya sa dilim. Kitang-kita yung ulo natin na matitigas. So, ayan. Guys, huwag nyo palang kalimutan subscribe ha, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel natin. Para sa mas marami pang mga video. So, hanggang dito na lang po mga kanan pro. Maraming salamat po sa panonood. God bless po. See you sa next vlog.